Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Liner News Philippines, Errol Dakabe of Kamaong, Asero. Saglit ha, batiin ko muna ito, mabilis siya na Clarence ha. Na pa, naka, kanina pa ho na katutok sa atin si Ma'am Proserfina Domingo. Montalban Bonsai Society, Rizal Idol. Magandang hapon po. Thank you, Ma'am Proserfina. Ano bang ano? Ano mo pala yun ni Ma'am Proserfina? Fina? Manay Fina. Sir Philip Dacoco from MBS Central Luzon. Nueva Ecija. Mabuhay ka, Idol. Sabi ni Sir Philip Dacoco. Sir Philip, yung inyong itinulong sa tabang tugang mission natin ay pinakinabangan ng mayigit 300 pamilya. Thank you, thank you. I'm sending something to you. Alright. Saludo po kami sa inyo, Idol. Thank you. Tunay na tagumpay, sabi ni Sir Philip. Victor Binoya, Idol lahat. Si Sir Dexter Villamin. Mabuhay kaninong tito. Ayan. Ayan. Ayan sila na. Ayan. Tama. Okay. Rolly Jola nanonood din. Hi, Rolly. Thank you sa panonood. Quincy Kahilig. Thank you for joining us. Thanks, Sir Tito. Idol Errol. Yan. Sabi ni Sir Tito, ni Sir Philip. Yes, Sir Matik. Sabi naman ni Bro Engineer Oliver. Ako din. Ako din. Ayan. Ayan. Sige. Alright. Kausapin nga natin si Vice Governor. Di makontak na. Di na sumasagot. Baka nabisi na. Alam nyo, there's an ongoing Babante Festival sa lawigan po ng Isabela. At nice po sana nating makakwentuhan si Vice Governor Tony Pet Albano. At may pakwento natin yung kagandahan po ng festival na yan. Hindi sinasagot yung telepono. Sayang, sayang, sayang. Anyway, sige. Hindi na yata makasagot. Lana? Sino pa mga nanonood po sa atin? Sabag-sagot naman kayo. Ano ang... Paano magiging patas ang hustisya sa ating bansa? Tingin mo, Sir Tito. Ayan. huwag kayong ano, mga kapatid. Huwag kayong manatiling viewer lamang. Sabi ni Sir Tito, maraming salamat, Sir Errol. Walang anuman, Sir Tito. No, ganun lang tayo. Tulungan. Collaboration is the name of the game and we can do so many things. Alright, sige. Brown out na yung cellphone ko. Hindi ko na mabasa yung ibang mga messages. Sir Tito Poras, Sir Philip Dacoco and Company dyan sa Montalban Bonsai Society. Liner News Philippines supports the Bonsai Show dyan sa Quezon City Circle come February 1. Balikan na po natin mga suki ang ating mga isyong tampok sa ating palatuntunan sa ngayong hapon. Dahil po sa mga investment scam, bank holiday, pinangangambahang mangyari sa SOC Sargent. Philippine Competition Commission pinagmulda po ng 6.5 million pesos ang Grab Philippines. Napagkamalang asset naman ng militar, pastor, pinatay daw ng mga NPA. Samantala, dahil po sa issue ng Miss Latel, Sear Consortium ni Chavit, nabuhayan po ng loob. Sa kaugnay na balita, cyber security plan isinumiti na ng Miss Latel sa Senado. Ginasa po ng todo yung Miss Latel kahapon. Pideya, binabantay na po sa Region 11 ang parang candy drugs na tinatawag pong Strawberry Quick. Bagamat mataas po naman ang collection ng Bureau of Customs, kailangan pa rin itong ayusin. Sa iba pang balita, diskwalipikadong health workers party list dumulog na po sa Supreme Court. Isang milyon naman na buwan ng payola sa sinibak na direktor po ng Bacolod PNP, ibinulgar ng bagman.
At 4 na taon na po, hustisya sa Mama Sapano Massacre, may lap pa rin. At mga kaibigan, ngayon naman kung tayo po ang sasagot sa ating tanong, paano ba magiging patas ang hustisya sa ating bansa? Mga kaibigan, lahat naghahanap po ng sagot sa ating tanong, pero ang sistema po talaga ang problema. At ang kagamanan po ng tao sa pera. Kapag ka ang tao po mahirap, kitang-kita po natin ang ebidensya sa mga buhay po ng marami po nating kababayan, ang nararanasan po ay kawalan ng hustisya. Dahil po dyan, may mga umakyat ng bundok, may mga nagrebelde, may mga taong inilagay sa kamay ang batas, ang hustisya. Iyan po sapagkat ang hustisya sa ating bansa ay hindi patas. Pero kapag ka ang mga sangkot sa kaso naman po, as you have seen for so many years, nakakapagpiyansa, they were able to hire batteries of mga tinatawag na dedikam pa nilang abogado na kahit siyang tunay na may gawa ng kasalanan, napapawalang sala. Minsan nga nakakulong na, mabibigat ang kasong kinakaharap dahil sa pera, nagsilaw sa pera ang mga taong nakabantay, o di kaya sa kabila ng matitibay na ebidensyang ipinipresenta sa mga korte. Magugulat po kayo, ang mga akusado bigla pong napapawalang sala. Isa po sa tingin natin ay ang pagbabago ng sistema. Pero ang isang mabigat na hamon, mga kaibigan, ay mananatiling kung kailan mawawala ang kagahamanan sa pera ng mga dinadaanan ng kaso at ang mga nagpapatupad po supposedly ng patas na hustisya. Mananatiling tanong, at kung kailan po yan mangyayari, aantayin po natin. Bueno, sa ngalan po ng buong persona ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel, ang ating palatuntunan sa araw pong ito, pinalilipad po at pinalipad ni Clarence Andaya. Nasa tabi niya si Earl Nico Dagame. Habang ang ating operations head, Engineer Oliver Licop ay nakaremote po sa atin. At si Creative Director Katotong Mark Anthony Reynoso ay next month na po natin makakasama. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Earl Dagame. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Earl Dagame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.